Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa May Panay Avenue sa Tropical. Grocery to ng Tropical eh. Hindi lang ako sure kung anong pangalan. Tropical Hut. Basta grocery siya ng Tropical. Ito yung old grocery talaga na kadugtong ng Tropical Hut na noon-noon pa. Ngayon, gagawa tayo mamaya ng carbonara. Pero ang magiging sauce natin ay powdered milk. Hindi sponsor pero birch tree gagamitin natin. ang gagamitin natin medyo level up na meat. Hindi yung ordinary ham. Ham bits ng Majestic. Bayad na tayo, nakuha na kasi ako ng items, nakalimutan ko kayo. Ngayon makikita natin ngayon, talagang papasko na. Nagsiset up na sila ng Christmas decor. On the way home na tayo. Ang binili natin ingredients ay flat spaghetti, powder milk, green peas, tsaka ham. Yung cheese, wala kasi din yung gustong brand eh. Kaya hanap pa tayo sa isa. Pero yun lang yung gagamitin para makakreate ng another style ng carbonara. Narito ang mga ingredients para sa ating carbonara. Ngayon, ang gagamitin nating ham ay ang Majestic ham. Grabe yung presyo nito. Pero bakit kaya ganito yung presyo? Tikman natin. Kasi hindi pa natin alam kung gaano talaga yung sarap ba niya or ano ba yung flavor. Parang siyang may ano? Parang may konting wine? Parang ganun, may mga ganong klase na flavor dun sa loob ng meat. Kaya para siguro ganun siya ka-special. Christmas ham nga siya. Hindi siya katulad ng ham na nabibili sa grocery talaga. Try nyo to. Parang feeling ko masarap yung carbonara natin ngayong gabi. Thank you.
So tapos na nating lutuin ang ating creamy pasta gamit ang simple ingredient na powdered milk. Normally kasi ang ginagamit natin ay evap or all-purpose cream. So ngayon, titikman na natin ang ating finished product. Ay, sorry. Marble kasi ito eh. Oh, sosyal. Okay, titikman na natin. Nung umpisa, akala nga namin hindi siya maluluto ng katulad ng sa carbonara. Pero, wag ka. Hindi mo aakalain powdered milk ang ginamit. Walang bira. Hindi ito joke. Ano talaga siya? Hindi mo malalasahan na powdered milk. Okay, ito. Yung iba palang ingredients nito, pwede nyo namang hindi sundin. Like, kunyari, tulad sa ham, ang ginamit kasi namin yung pang Christmas ham talaga. Pwede nyo namang gamitin yung mga nakasanayan yung brand ng ham, yung mga nakikita natin normally sa grocery store. At saka, yung sa keso, kasi naka-limited edition ngayon yung ginamit natin, keso de bola, na naka-box. So, pwede rin yung gamitin kung ano yung mga nakasanayan nyo at favorite na brand na cheese. Masarap talaga siya, guys. Kali yung total nga pala ng ating nagastos for our ingredients at para sa ating creamy pasta ay umabot ng 577. Kung exact na ingredient ang gagamitin ninyo. So, pumapatak siya na 38.50 kada person. So, yung niluto natin is good for 15 person. Kung hindi naman susundin ang ating mga ingredients na ginamit, pwede nyo naman siyang isubstitute dun sa regular na ingredient na makikita sa grocery store. Ilalagay na lang namin sa description box yung list of ingredients at yung mga pwede nyo isubstitute. Nagustuhan nyo ang ating tipid tip idea na pwede nyo i-serve na yung darating ng mga holidays sa Pasko or sa Bagong Taon or pwede rin sa mga birthday parties or sa reunions. So please like and subscribe sa ating YouTube channel and also follow us sa ating Facebook page. So next time ulit, guys! Bye!